Magandang araw po sa inyo lahat. Ako nga pala si Mark Villases of AF Payments BIP Operations Service Transition. Ngayon, i-discuss ko po ang hardware ng TPS 900 handheld device po. Alright? So first of all, ang device po namin, ito pong parte na ito, sa taas na ito, dito po natin tinatap ang BIP card. BIP card yan or access card, kahit ano po, itatap po dito. Dito lang po ang access ng cards natin. Alright, next. Ang lagayan po ng thermal paper is this part po na ito. Okay, so sa pagbubukas po ng thermal paper, meron pong dalawang nakausli po dito na space, angat lang po natin. Yan. So yun po ang tamang pagbukas po ng papel. Okay, so sa paglalagay po ng papel, siguraduhin po natin nakahiga po ang papel natin. Ganito po ang dapat na posisyon sa paglalagay ng papel. Hindi po pabaliktad, ganito po, pahiga. So sa pagpahiga po ng papel, ilagay lang po sa lagayan po ng papel. And then, close lang po ang printer. For the excess po ng thermal paper, pwede po natin siya punitin. Next, ang screen po ng device po namin, touchscreen po siya. Nandito po lahat ng gagawin nating ticketing. Dito po sa screen, dito po natin pipiliin ang origin at destination para ma-compute ang pamasahe ng pasahero. Next, dito po sa gilid po ng device po natin, makikita po natin ang power button switch. Ito po yung circular part po ng device. Dito po, sa button. Okay, so long press lang po siya, 3 to 5 seconds to power on the device. The next is, ito po yung rectangular shape po na ito. Ito po yung volume ng device natin. So this upper part, ito po yung volume up and then the volume down. The next is yung charging pin slot. Ito pong charging pin slot, dito po natin isasaksak yung charging pin for charging ng device. Ito po yung pin type slot. Next, on the bottom po ng volume up, meron rin po alternatives to charge the device. Ito po yung mga Android po na cables. Pwede rin po gamit po ng mga Android cables. Okay? So, at the bottom of the screen, meron po tayong Type-C. So, ito yung third alternative na device for charging. At the back of the device, yan po. So, meron po tayong battery pack. So, ang battery pack po natin, kaya po siyang tumagal ng 10 to 12 hours. Okay? Standby time, abot po siya ng 14 hours for standby time. Okay? So, itong back part po, ito po yung camera po ng device. Okay? Ginagamit po ito para ma-scan yung QR code for payment. Hindi lang po cash ang pwede pambayad sa device. Pwede rin po yung QR code ng mobile.